by Parish Bible Encounters of Veritas. Ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul. At kagaya po ng dati, kapag ganitong gabi ng Biyernes, kami po ay makakasama ninyo sa loob ng isang oras ng masayang Bible quiz. Dadako po tayo mamaya sa parish ng Our Lady of the Abandon dyan sa Punta Santa Ana. At samantala, ang atin pong programa ay hatid sa inyo ng Society of St. Paul at ng Radyo Veritas. Tayo po'y dadako pala mamaya sa ina ng Laging Saklolo Parish. No? Ito po ay hatid sa inyo ng St. Paul's Audiovisual at siyempre po ng ating St. Paul Bible Ministry. Bilang pong pasimula sa ating programa, tayo po muna ay manalangin. At sa gabi pong ito, ang atin pong panalangin ay sa pamamagitan ng ating salmo na binasa, pinroklama kanina sa mga misa. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon, kung aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag, sa mga kaaway ako'y iyong iligtas. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Kaya't ang poon ang tinawag ko sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig, umabot sa kanya ang aking pag-ibig. Panginoon, sa nalalapit naming pagunita ng iyong pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay, patatagin mo nawa ang aming puso at isipan upang maging tapat kaming sumunod sa iyong mga yapak at tuluyang makasama ka sa buhay na walang hanggan. Inihiling namin ito sa iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po mga kasambuhay at mga kapanalig. Welcome sa ating Sambuhay Interactive dito po sa Radyo Veritas, sa ating po mga listeners na pauwi pa lamang sa kanilang mga tahanan na sa kalye. Kaunting ingat po sa pagmamaneho, pasensyahan, tsaga-tsaga lang at makakarating din sa ating paroroonan. Yung po mga nasa trabaho, sana po ay patuloy nyo kaming samahan din dito sa ating broadcast. At binabati rin po nga pala namin ang Radio Veritas sa kanilang 50th anniversary, sa ating 50th anniversary. Maibahagi ko lang na noong ako'y isang maliit pang bata, nakita ko na dito si Sister Ami Dugang at si Brother Peter Dugang. Hindi dito, sa Radio Veritas na Fairview. Akalain ninyo, matagal na panahon na yun, 1970s pa. Natatandaan ko pa ang mga broadcaster noon ay ang ilan sa kanila ay si Father Ben Carrion, no, na minsan sinulatan ko pa at binasa yung sulat ko sa air. Excited na excited, maliit akong bata noon, no. Hanggang sa ako ay pumasyal sa stasyon, nakita ko yung mga announcer doon kagaya ni na mayapa na sina Chadeli, yan, sina Bertawa Marcelo. Sino ba Villa Boy pa po? Isa yan sa mga broadcasters na araw, Radio Veritas bago lumipat sa iba't ibang lugar hanggang sa makarating ngayon dito. 50 years na. Golden years. At natandaan ko noon ang Radio Veritas sa Fairview, ubod ng layo, parang dulo ng mundo. No? At kakaunti lamang ang mga tao doon. Dadako na po tayo ngayon sa parokya ng Ina ng Laging Saklolo, Punta Santa Ana, kung saan naghihintay na po ang ating mga kasama, sina Father, ang gusto nito pangalan buo eh, no? Father Angelo Paolo Asprer at si Father Albert. Isang masayang gabi mga kasambuhay, mga kapanalig. Ako po si Father Angelo Paolo Asprer ng Society of St. Paul. Ako naman po si Father Albert Garang mula din po sa Society of St. Paul. Isang magandang gabi sa lahat ng ating mga taga-subaybay.
Andito po kami ngayon sa parokya ng Ina ng Laging Saklolo, Punta Santa Ana dito sa Maynila, para sa inaabangang Sambuhay Parish Bible Encounter. Yes! Pero bago tayo magsimula, Father Pao, magkaroon muna tayo ng kaunting trivia tungkol sa ating host parish. Matatagpuan ang parokya ng Ina ng Laging Saklolo sa gitna ng Cardinal Sin Village dito sa Punta Santa Ana, Maynila. Dating inuupahan ang lugar na ito ng isang pribadong oil company, pero sa panukala ng dating mayor ng Maynila na si Lito Atienza at sa pamamagitan ng isang city ordinance, kinansela at pinatigil ang operations ng nasabing oil company at inatasan silang umalis sa lugar. Isang grasya na rin siguro ito dahil isang miyembro ng Couples for Christ ang nagmamay-ari ng lupaing ito at naisipan niyang ilapit at ialok ang lupa sa CBCP upang maibenta. At nabili nga ito ng yumaong si Cardinal Sin at naging pagmamay-ari na nga ito ng Archdiocese of Manila. Pinatayuan ito ng isang parokya at parochial school at sa tulong at sa pakikipagkaisa ng Gawad Kalinga, napatayuan din ito ng residential buildings na pwedeng upahan sa mababang halaga ng sinumang lubos na nangangailangan ng tahanan. Tama ka dyan, Father, at malaki ang utang na loob ng tao dito sa yumaong si Cardinal Sin, kaya nga't meron siyang isang malaking monumento dito bilang pagpupugay sa maganda niyang hangarin para sa mga mahihirap na tao dito sa Punta Santa Ana, Manila. Sinimula ng parokya noong taong 2004 at itinalaga ito bilang parokya at nabanang biyaya. Unang pinamahalan ito ni Reverend Father Mark Munda bilang kura paroko. At sa ngayon, marami pa rin ang nakatira at natutulungan ng Jaime Cardinal Sin Village. At alam mo ba, partner, na ang kanilang Filipinized image ng mahal na birhen ng Laging Saklolo ang isa sa mga unique na makikita dito. Nakabarot saya siya, kayumanggi ang kulay, at nakabelong pansimba. Isang debosyong mas nilapit nila sa kanilang mga puso bilang Pilipino. So it's really a very Filipino Marian image. Okay, so ilan lamang po yan sa mga magagandang kasaysayan ng parokya ng Ina ng Laging Saklolo dito sa Punta Santa Ana, Maynila. At syempre, hindi kompleto ang ating dalaw kung di natin makikilala ang kanilang butihing kura paroko na walang iba kundi si Father James Babaw. Magandang gabi, Father James. Kumusta ho kayo? Mabuti naman po. Magandang gabi sa inyo lahat. Okay. Kaano-ano nyo ho si Julius Babaw? First cousin. First cousin. Okay. Yes. So, kumusta? Kumusta ho kayo dito? Maayos naman po. Okay. So, ano yung mga Lenten activities ninyo? Siyempre, it's already the Holy Week. Coming Holy Week. Yes, okay. Yes. Siguro ang ano namin sa Monday meron kaming tinatawag na sinakolo, pero ito ay nagmumula sa parish ni Father Jenny Diwa ng Shrine of the Archangel Michael. Pagkatapos ay meron lang kaming binago sa taon na ito sa aming magdamagang pagdiriwang ng Pasko ng Maling Pagkabuhay, kasi dati meron pa kaming salubong sa ganap na Iklas 4, pero this time ay pagkatapos ng Easter Vigil, diretso na pa kami sa salubong. Okay. Kasi binibigyan namin ng pagpapahalaga na lahat ng mga tao, sana mga mananampalataya, ay makiisa doon sa pagdiriwang ng Easter Vigil, para kasi ito yung pagkakataon ng maraming readings at para ma-appreciate talaga nila na hindi lang salubong, kung hindi talaga ang Pasko ng Muling Pagkabuhay ang pinakamahalaga. Okay, maraming salamat. Thank you. Partner, may katanungan sa inyo. Father, alam ko marami tayong activities sa Holy Week, no? Pero siyempre, isa sa mga pinakamagandang gawin ay ang pagnilayan ng salita ng Diyos. Ano po ba yung mga biblical initiatives natin na meron dito sa parish? Well, usually ang liturgical worship committee namin, lalo na ang liturgy, meron po silang liturgical Bible study every week. And bukod doon ay yung aming mga sakristan, lagi naman sila every Sunday, binibigyan sila ng lessons, not only on catechism but also on Bible. So kaya yung mga sakristan namin, talagang I feel that they're always equipped even if they are still very young. Oo nga, napansin ko nga may isang grupo ng mga seminarista dito na taga-parokya. Yes. Okay. So di ba, pag maraming malawig ang bukasyon, ibig sabihin, malalim ang kanilang pananampalataya. Tama yan, partner. Tama yan. Oo. Maraming salamat po, Father maraming James. Maraming salamat, Father James. Kapatid, kapag mag-anak pala talaga ni Julius. Oh, yeah, yes. Kala ko joke lang natin yun.
Okay, at sa aming mga pagbabalik mga kasabuhay at kapanalig, matutunghayan na natin ang tagisan ng talino ng mga parokyano ukol sa kanilang kaalaman sa Biblia at sa liturhiya ng simbahan dito ho sa parokya ng Ina ng Laging Saklolo dito sa Punta Santa Ana, Maynila. Okay. Tama yan, partner. Pero bago tayo mag-commercial, isang paalala lamang po sa ating mga contestants na ang coverage ng ating quiz ay ang mga liturgical readings na sa Banal na Misa simula noong Lunes hanggang ngayong parating na Linggo. Kaya medyo kailangan talagang nagbasa at nagdasal kayo ng matindi para kayo makasagot. Huwag kayong mag-alala, sigurado ako makakasagot kayo ng tama. Okay, so mga kapanalig, mga kasambuhay, huwag kayong aalis dahil magbabalik tayo dito sa parokya ng Ina ng Laging Saklolo dito sa Punta Santa Ana, Maynila para sa Sambuhay Parish Bible Encounter. Back to you, Father Paul. Maraming salamat, Father Angelo Paulo Asprer at Father Albert Garong. At siyempre sa kanilang parish priest na si Father Richard James Babaw. Si Father Pau, ang kamag-anak naman yata niya, si Kuya Kim. Si Father Albert ay younger brother ni Father Ramil. No? Anyway, sa atin pong pagbabalik, mga kapanalig, atin pong pag-uusapan ang tungkol sa Linggo ng Palaspas. Samantala, isa muna pong paalala mula sa ating himpilan. Sambuhay Interactive. Makinig. Ang Daan ng Krus. Kapanalig, sama-sama natin pagnilayan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin ngayong Kwaresma. Ang Daan ng Krus. Ikalabing isang istasyon. Si Maria sa paanan ng krus. Sinasamba ka namin at pinupuri o Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Ang huling handog ni Jesus na naghihingalo. Ibinigay niya sa atin si Maria bilang ating ina. May natatanging pagkalinga sa bawat tao si Mariang ating ina. Pinili ni Jesus si Maria na maging ina niya. At niloob niyang ibigay sa atin ang sarili niyang ina. Ang pinagpalang nilikha, walang bahid, dungis at dirhin. Si Maria, ang ating ina, tinutulungan niya tayo sa buhay na ito. Tinutulungan niya tayo lalo na sa oras ng kamatayan. At hinihintay niya tayo sa paraiso. Ang Daan ng Krus. Ang Kumpisal. Pinatatawad sa kumpisal ang ating mga kasalanan kung binibigay sa atin ng pari ang tinatawag na absolusyon. Sa sakramento ng kumpisal, inagawad ni Kristo ang kapatawaran ng kasalanan na kanyang natamo sa krus. Ang kumpisal, isang mensahe ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846 at Radyo ng Simbahan ngayong Kwaresma. Mero unong kape, numero unong kape. Mixed and herbal coffee. Pagod, pag ako naka-mixed in coffee, talagang God ang energy. Mixed and herbal coffee. Everyday po yung mixed in coffee. Lalong na-improve po yung ng bowel movement ko. Ang ating kape. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang mixed and herbal coffee, mabibili sa Super A, San Roque Supermart, Tropical Hot Food Market, Gaisano Metro, and Market Market, at Doc Alternativo Center.
Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Portia Andrade. Masakit yung ulo ko. Narinig ko sa radyo, Santon Plus. Sinubukan ko magamit. Ngayon, yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus. Mag-Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Maraming maraming salamat po sa ating mga sponsors. Lalong-lalo na sa Mixten number herbal coffee, no? At numero unong kape. At balik po tayo sa ating Sambuhay Parish Bible Encounter dito po sa Veritas. Ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul. At kasama po natin dito po sa booth si Brother Edong, si Brother Lennon, at ating executive producer si Reverend. At syempre sa technical side si Josh, si Daisy at si Jonel. Yan. Naalala ko kasi nung ako'y dumadalaw sa Radio Veritas sa Fairview, kalayo-layo, Farview, na pati yung nasa technical side ni Chiadeli, lagi niyang binabanggit, si Kiddy Labindao. Ewan ko lang kung buhay pa sila. Pero si Chiadeli ay namaya pa na. Okay, at ngayon pong gabi, dahil malapit na po ang linggo ng Palaspas, o lalong kilala sa tawag na the Passion, the Palm Sunday of the Lord's Passion. So dalawa po yung pagdiriwang natin, yung Palm Sunday at tapos babasahin yung Passion of our Lord Jesus Christ. Magsisimula sa masayang-masayang pagdiriwang kung saan si Jesus ay pupunta sa Jerusalem at siya ay ipagbubunyi ng mga Hudyo, yung mga taong natulungan niya, mga kamag-anak na mga natulungan niya, mga tagahangan niya. No? At sila po ay naglatag ng kanilang mga balabal doon sa kalye at ang iba po ay nanguhan ng mga dahon, mga palm, mga sanga at inilagay at iwinagayway at sumisigaw po sila ng Hosanna to the Son of David. No? Yung iba po ay nag-aaliluya sila. Tuwa po sila sapagkat ang isip nila, dumating na finally, iyong leader na pwedeng magpataob sa Roman Empire at magpalaya sa kanila dahil sila po mga Hudyo ay sakop ng Roman Imperial Army, ng Roman Empire. No? Kaya lang, oh, nagulat ang lahat kasi hindi ito yung karaniwang liberator na alam ng karaniwang tao na inaasahan ng marami. Kasi ang inaasahan po ng marami, kapag dumating yung tagapagligtas, yung Savior, kinakalaan nakasakay siya sa mataas na kabayo, matikas, no? Karaniwang puting kabayo at marami siyang armas, no? Pero nakita naman ninyo, ang pinili ni Jesus ay isang donkey, isang hamak na donkey na ginagamit lamang po para sa lalagyan ng mga gamit, kasangkapan, hindi sasakyan ng isang warrior, no? Pero ito yung pinili ni Jesus. At natatandaan po natin, before this event, kapalagi, kapag si Jesus, pagkatapos niyang gumawa ng isang miracle, kagaya ng healing, pagtataboy ng masamang espiritu, pagpapagaling ng mga ketongin, palagi niyang sasabihin doon sa mga tao, huwag mong ipagkakalat itong ginawa ko para sa iyo. No? Ilihin mo ito. Umuwi ka na. O kung di naman, sasabihin niya kagaya doon sa leper, pumunta ka doon, pakita mo sarili mo sa pare para ma-certify na ikaw ay magaling na. No? Kasi mga pare po noon ang talaga nagsa-certify na ang healing ay hindi galing sa kung saan pa man, kung hindi talagang galing sa Panginoon. Kaya makakabalik na sila sa kanilang trabaho, sa kanilang barangay. At ito pong pagkakataong ito ay kakaiba kasi for the first time, hindi pinigilan ni Jesus yung taong bayan. Hindi niya sinabing, huwag kayong ingay, huwag niyo ipagkalat na ako ang tagapagligtas. Kung hindi, parang ini-encourage pa nga niya. No? Dahil siya mismo, masayang-masaya siya na pumasok. No? Tandaan ninyo, bago ito, napakinggan natin sa mga ebanghelyo palagi, nasasabihin, si Jesus, tutugisin siya ng mga kalaban niya. Siya ay talagang ikikriticize, katulad ng ebanghelyo ngayong araw, binalak siyang batuhin, binalak pa siyang arestuhin. Pero ano hong sabi?
Jesus was able to elude their grasp. He was able to escape. Kasi not because he was a coward, hindi po dahil duwag-duwag si Jesus. Hindi po. Hindi dahil takot siyang harapin yung consequences ng kanyang mga actions. Kung hindi, ang sabi po sa Ebanghelyo ay hindi pa dumating yung oras niya eh. Alam niya na hindi pa niya oras yon. Pero bantayan po ninyo, pagdating po ng Linggo, ito po yung ating gospel, no? Ay hindi na pipigilan ni Jesus ang mga tao. Kasi alam niya, the hour has come. No? Yung pong isang buong Linggong yon, parang isang oras, no? It's the hour, yung pinakamimithin niyang oras. At yun po ang oras ng kanyang kaluwalhatian, pero kailangan dumaan muna sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay. Alam po ninyo, ang ginamit nila ay palaspas, yung mga sanga ng puno, kasi ito po para sa mga Griego, lalo na noong unang panahon, ay sagisag ng tagumpay. Kapag sila ay nanggagaling sa laban at sila ay nagtatagumpay, palaging winawasiwas nila yung mga palaspas, no? Glory. At kung natatandaan po ninyo ngayon, sa ating dalawang Pilipinong santo, San Lorenzo Ruiz at Pedro Calungsod, makikita natin meron sila parehong palaspas. At marami mga santo ang merong daladalang palaspas, ibig sabihin victory, tagumpay sa pagiging sa kahinaan bilang tao, tagumpay sa mga tukso, at nagtagumpay ang kanilang buong buhay dahil talagang nakasunod sila sa Panginoon, nakatutok sila sa kalooban ng Diyos. Pwede ba raw hong kahit na anong sanga ng puno ang gamitin? Ang importante po dito ay yung pagbibigay papuri sa Diyos. Kung wala kayong punong sanga ng nyog, edi kahit na anong dahon na maaari pong gamitin yan. No? Hindi naman ang mahalaga ay yung mga dahon, kung hindi yung kalooban natin na gusto natin talagang papurihan ng Panginoon. No? Dahil tayo ay tuwan-tuwa kasi nakikita natin siya bilang tagapagligtas. Tinan nyo naman si Jesus, hindi niya pinigilan yung mga tao na talagang siya ipapurihan kasi alam naman niya sa kalob-looban niya, he is indeed Son of the Heavenly Father. Pero iba nga lang yung pagkakaintindi ng madla sa pagkakaintindi ng tao kung anong klase siyang Messiah. Kasi sa kanila nga political power, worldly kingdom, but Jesus, alam naman natin, nagsalita na siya. Na kung sino sa inyo ang gusto maging number one, matutong magpakulelat. Kung sino gusto maging dakila sa lahat, maglingkod para sa pangangailangan ng lahat. Ayan. Alam po ninyo, pagkatapos ng misa ng Linggo ng Palaspas, iniuwi natin yung ating palaspas. At ang nakaugalian na ay isabit sa bintana ng bahay. No? Ang sabi ay laban daw ito sa kidlat para hindi tayo papasukin ng kidlat. No? Hindi po ito anting-anting, tandaan po natin. Pero ito po'y paalala sa atin ng presensya ng Diyos. No? Na tayo ay mga tagasunod na nais na lumakad na kasama ang Panginoon at siya ang ating sinusundan. Na? Oo, sa simula ng ating pagdiriwang, nagkakaroon po ng blessing ng palaspas. No? At hindi po pwedeng kung sa iba't ibang bahagi ng pagdiriwang sa simula. No? Sa simula. At ang inaasahan sana ay makijoin sa misa. No? Alam po ninyo, bisperas pa lang, o kaya 2 days before ng Linggo ng Palaspas, nung ako'y nasa parokya ng Our Lady of Sorrows, nakita ko na po ang mga tao na nagtitinda ng palaspas. Doon na sila gumagawa ng palaspas. Higaan na nila yung pwesto nila para makasigurado na silang meron sila doong lugar kung saan sila maaaring makapaggawa ng palaspas at pagkatapos ay makapagtinda. So, tandaan po natin, sa bago mag-misa, magkakaroon po muna unang bahagi yung blessing ng mga palaspas.
Iba-iba po yan. Iba-iba po ang anyo ng palaspas. Merong sari-saring palamuti, pero isa lang ang kahulugan. Bibigay tayo papuri sa Panginoon. Samantala ngayon naman po ay magkakaroon tayo ng isang paalala mula sa ating himpilan. Sambuhay Interactive. Makinig. Veritas 846 Kapanali, ang radyo ng simbahan tungo sa 50 taon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Makinig Veritas 846. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ganap na po ang 30 minuto makalipas ang ikawalo ng gabi dito po sa Radyo Veritas. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Hello mga kasambuhay, mga kapanalig. Nagbabalik kami dito sa parokya ng ina ng laging sakolo dito sa Punta Santa Ana, Maynila para sa isang inaabangang tagisan ng talino. You know, Sambuhay Parish Bible Encounter. At very excited din sila, Father Pao. Pero bago yan, atin munang reviewin ang ating mga rules and mechanics. Bumuo ng grupo na may 3 miyembro at sumali sa ating Parish Bible Encounter. Ang 4 na grupo na napili ng parokya ang opisyal na contestant sa paligsahan. Ang mga tanong ay mula sa mga pagbasa sa ating liturhiya mula Lunes hanggang sa darating na Linggo. Babasahin ito sa Filipino, ngunit maaaring sumagot in English o sa Filipino. Ang mga maaaring gamiting reviewers ay ang Sambuhay English, Sambuhay Filipino 365 Days with the Lord, at simbahay na gumagamit ng mga opisyal na teksto ng Biblia sa readings ng liturgy na approved na Commission on Liturgy. O yan, makinig mga contestants dahil paunahan sa pagbindot ng buzzer pagkatapos basahin ang tanong at aming sabihin ang salitang go hanggang masagot ang tama ang tanong. 1 point bawat correct answer at ang grupo na unang makaabot ng 3 points ang siyang mananalo. Kami ho ang dalawang host at ang isa pang guest Pauline ang bumubuo ng lupon ng hurado at kami lamang ang may karapatang mag-validate ng tamang sagot. Ang desisyon ng lupon ay final at irrevocable. At ang ating mga winners ay makakatanggap ng mga premyo mula sa scene po, sa iba pang mga sponsors at ang mga ating ibang contestants ay meron din pong consolation prizes. So lahat panalo. Okay, so I think ready na partner ang ating mga contestants ngayong gabi. Kilalanin na natin sila. Okay. Ang unang team, ang altar servers na binubuo ni Kenneth, Bryant at ni Mark. Yes. Okay. Ang ating second team naman, blue team, ay ating mga younger brothers na seminarian, si Jay Victor, si Ace Gerald at si Ron Joseph. Ako, mga seminarians. Oo. Can nga. You feel the pressure? Oo nga, pag kayo hindi nanalo, ha? Ako. Okay. Magbalot-balot na kayo sa seminaryo. Ang ating ikatlong grupo, ang lectors, si Eden, si Cheryl, at si Elaine. At hindi pa uhuli ang mga taga-PYM na sina Marjorie, Jerry Liza, at si Apple. Ayan, so paghanda tayo magtano. Ready na ba kayo? O, parang hindi pa ready. Are you ready? Confident. One more time. Are you ready? Yes! Ayan. Okay. Ready na sila.
para sa ating tagisan ng talino. Kamay sa dibdib para ho sa ating unang tanong. Is it true or false? Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 8 o Chapter 8, nang walang bumato sa babaeng nahuli sa pakikiapid, sinabi ni Jesus, humayo ka at mula ngayon, huwag ka nang magkasala pa. Is it true or false? Oops, wait for the go signal. Go! At sino ang nauna? Sino ang nauna? Ay ang yellow, ang mga altar servers! Naku, true or false lamang? True or false? What's your answer? True. Ang kanyang sagot na true ay, tama ba partner? True, is ito it true? Ay mali! Go! Go! Blue ang nauna na. Ah, ito na mga seminary. Seryoso nila ang aking banta. Yes. Joke lang yun ha. Pero anong sagot ninyo? False po. False? Ang daming choices. Daming choices, no? Okay. At false ay, partner, tama! Congratulations, one point para sa ating mga seminarians. Yes. Talagang pinag-isipan niyo yun. Ramdam ko. To the rescue. Ikalawang tanong, multiple choice. Ayon kay Jesus, ano o sino ang sisigaw kung hindi iimik ang maalagat na pinagsabihan si Jesus na patahimikin ang mga nagpupuri niyang alagat? Letter A, mga punong kahoy. Letter B, mga hayop. Letter C, ang kalangitan. O letter D, mga bato. Go! Oh, okay. Alright, okay, sino ang nauna? Nauna po ang Parish Youth Ministry. Parish Youth Ministry. Siyempre, batang-bata, bagets sa bagets, mabilis. Ano po ang inyong sagot? A, B, C, D. Ang kalangitan. Ang kalangitan. Ang sagot kalangitan, nila ay letter C. Mali! Okay, go! Green daw po ang nauna, ang mga lectors. What's the answer? Ano po ang inyong sagot? D, mga bato. Okay, D, mga bato. At ito ay... Tama! 1 point para sa ating mga lectors. Okay, mga bato. Oh, yeah po. Alam ko ito joke mo. Huwag mo nang ituloy yan. Okay. Alright, alright. Ikatlong tanong, is it true or false? Sa Betania, si Maria na kapatid ni Martha at Lazaro ay kumuha ng 1 libra ng mamahaling pabango at pinahiran niya ang mga paa ni Jesus. Is it true or false? Go! Okay, nauna daw po ang parachute at mabilis kayo ha. Ba't kayo umaatras? Oo nga. Okay. Mabilis. Ano? True or false? True. True. True ay? Tama! 1 point para sa ating PYM. Okay, let's have a review of scores. 1.43 teams. Blue team, green team, at red team. On, of course, altar yellow. Altar servers, habol kayo ha. Altar servers. Kasi busy sila magpaano, magsindi ng insenso sa likod. Okay. Mag-misa. Oh, okay. Alam natin yan, mga kapatid. We understand. Okay, ika-apat na tanong. Multiple choice. Sino ang tinatakaring ipapatay ng mga punong pari dahil siya ay binuhay ni Jesus? At marami ang naniniwala kay Jesus. Letter A, binata sa Nain. Letter B, anak ni Jairo. Letter C, Lazaro. O letter D, anak ng babaeng Sirofenicia. Go! Alright! Nauna ang altar servers. Altar servers. Ito na. Okay. A, B, C, D. Brian, anong sagot niyo? C. Letter C. Pero... Na-challenge sila. Tama! Yes! Oh, so, lahat ngayon may 1 point na. One point for all teams. Parang nagbibigayan lang ata kayo eh. Ano ba? Minamotos nyo lang ata kami. Okay. Okay. Alright, number 5. Number 5, true or false? Tinamuan ni Simon Pedro ang minahal na alagad upang tanungin si Jesus kung sino ang magkakanul nito. Is it true or false? Go! Alright. Seminarians. Seminarians. To get the lead, ano ang inyong sagot? Itaas ang bandila. Or false? Ace? False. False!
True ba ang kanila? Tama ba ang kanila sagot na false? Mali! Wala bang go? Pa true or false na steal, no? Ang bilis nyo. Oo nga. Bakit kaya? Go! Go! Okay. Power na ang youth ministry. Mabilis talaga itong mga mabilis. Bata. Mabilis. Ano kaya ang sagot nila? Is it true or false? True. Ang galing! Congratulations! Nakuha bilib nyo ang tama ka, Father Pao. Tama po ang tama, kanilang sagot. Tama. Yes. Alright. Red team. Red team ang leading parish PYM, youth ministry. Yes. Isa na lang at year of the youth kasi ngayon kaya yes. Ayaw magpahuli. 2 points. Pero titignan natin. Ika-anim na tanong. Multiple choice. Sino ang nagtanong kung saan pupunta si Jesus at bakit hindi siya pwedeng masundan? Letter A, Judas Iscariot o Judas Iscariote. Letter B, Simon Pedro. Letter C, ang alagad na minahal ni Jesus. O letter D, Andres. Go! Sino nga ba ang nagtanong? Huwag pong masyado manggigil, ha? Altar servers. Altar servers! Ayan, babawi. A, B, C, D. 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 Tama ba ang D, Andres, Father Paul? Mali! Go! Blue! Mga seminaryan sa ibang babawi. Magaling pa mag-steal, no? B. Okay. B po. B! Simon Pedro. Okay, talagang gising na gising ang mga seminarista tuwing misa. Okay, tama, Simon Pedro. Yes. Congratulations. Talagang ayaw pa huli. Two points for the seminarians, blue team. 2 teams for the parish. 2 points for the PYM. Okay, so 2 teams got 2 points each. Okay. Balik tayo sa ating favorite format, true or false, Father True or false, para maubusan na ata tayo ng questions. Ikapitong tanong, listen carefully, kamay sa dibdib, ipinagkanulo ni Judas Iscariote ang Panginoong Jesus sa halagang 30 na gintong barya. Is it true or false? Go! Go! Nauna na nga ng mga youth. Nauna. Meron na nga bang mananalo ngayong gabi? Tingnan muna natin ha. Baka naman... Okay, true or false? Ginto. False. Ang false ay... Tama! At panalo ang PYM. Nanalo. Grabe. Congratulations. Lapit kayo dito. Parachute. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay, okay punta po kayo dito sa aming punta kayo dito sa harapan. Tabi namin, Maria, Apple, at Marjorie. Tama, Marjorie, no? Ayan. Dito kayo sa gitna. Ayan. Okay. Parang ayaw niyong maniwala na kayo ay nanalo. Gusto niyo bang ulitin isa pa? Isa pang round? Congratulations. Okay. Oto, si Maria. Oh. Kapangalan niyang ating mahal na ina. Ano ang sikreto ninyo? Ano ang inyong paghahanda para sa ating contest ngayong gabi? Maria? Kinakaban po. Okay. Oh, naman. Normal lang yun. Understandable, kinakaban. Pero ano yung ginawa ninyo? Nag-review, syempre. Kalakip ng inyong review. Ano yung important? Marami po kasi kaming organizations. Katulad ng Bible Camp. Okay. Nasalitin po kasi kami sa catechesis, lalo na po sa Parish Youth Ministry. Yes, talaga naman ha. Yes. Ayan, may Bible camp sila. Very active, very engaging yung mga activities. Parang masaya yan, ito. Oh, Bible yes. camp. Ang galing talaga ng ating parish priest, ano, Father? Oo nga. At ano man yung nakuha nyo, isilipin nyo nga. Anong silipin laman yan? Natin. Bahay at lupa ba yan? College scholarship? College scholarship. Tignan natin. Ilabas mo na. Oo, ipakita natin sa ating mga kapanalig at mga kasambuhay kung anong inyong natanggap. Siyempre, andyan ang K+Word Bible Diary. Ipakita natin. Okay. Itong K+Word Bible Diary ay isinulat ho yan ng mga contestants ng 9th St. Paul National Bible Quiz ng mga bagets kabataan. Okay. Yes, at meron pa pong ibang mga items, articles mula po sa St. Paul's.
Like, ano nga ba yun nandyan? It's yung Halo na magazine kids. Bible-based magazine. Yes, Bible-based magazine. And merong, of course, merong crucifix. Crucifix. Parang marami tayong pinamigay ngayong araw na ito, ha? Okay. Okay, tanungin naman natin si Marjorie. O ano yung masasabi mo sa mga kapanalig, mga kasambuhay, lalong-lalo na yung mga kabataan, you know? Ano ang mapapayo nyo sa kanilang pag-aaral ng mabuting balita? Sana po magdasal po kayo palagi tsaka magsimba kasi importante po yun eh. Tsaka iwasan na rin po minsan yung mga technology. Ayan. Mula sa mismo mula sa mismo ating sa kabataan. O, diba? O, especially ngayong Holy Week, diba? Social oo, media, nga. Fasting. O kaya, o, bawas muna ng kaunti bawas sa kaunti. Internet. Yes. Diba? At pagtuunan ng mabuting balita. Okay. Eh si Apple naman, ano masasabi mo sa ating mga kapanalig at kasabuhay? Yes. Ano may gagawin ka bang sacrifice ngayong Holy Week? Yes. Napagandang tanong, meron partner. Po. Kung meron lang naman, kung wala, okay lang din. Yes. Ano na lang gagawin mo ngayong anong Holy gagawin? Week? Nakakaiba. Oo. Magtatablo po. May tablo. Ah, tablo. Mm. Wow, wow. Arts, artsy, no? Oo. Siyempre, youth, maraming talents. Yes, maraming activities. At alam niyo, bago namin, salamat ha, salamat ulit at congratulations sa inyong tatlo. Bago namin kayo tuluyang iiwan, kami po ay magpapaalala lamang po sa aming susunod na dadalawing simbahan, ang National Shrine of St. Michael and Archangel sa San Miguel, Manila. Maghanda na kayo dahil dyan kami susunod na pupunta sa aming Parish Bible Encounter. So muli, congratulations Parish Youth Ministry dito sa parokya ng Ina ng Laging Saklo, Punta Santa Ana, Maynila. Mga kapanalig, mga kasambuhay, magbabalik punta ang Sambuhay Parish Bible Encounter pagkatapos ng ilang paalaala. Sambuhay Interactive. Makinig. Bumihigat ang pasanin sa paligid o damdamin. Idaan sa daan, Idalife Herbal Tea na yan. Idalife Herbal Tea na yan. Narito na, Guyamax! Guyamax! May guyabano! Guyamax! May mangosteen! Guyamax! May turmeric at vitamin C! Guyamax! Nasa mercury na! 12 pesos lang SRP! Mahalagang paalala, ang Guyamax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga kapanalig, si Pasig Bishop Milo Hubert Vergara para sa Pass to Feed program ng Hapag-asa. Marami na po kami naging mga recipients na mga malnourished children, no? At alam natin na ito po ay nakatulong po lalo na sa rural areas. Ito po ay isang ongoing program. Ang challenge of stewardship ay hindi makita adlang ang pagbibigay ng alaga, hindi makita ito ay tugon sa malaking biyaya ng Diyos. Kapag tinugunan ang pangangailangan ng mga bata sa kanyang physical na pangangailangan, susunod ang isip, ang pakiramdam, ang puso, at pagyawa. Suportahan ang Fast to Feed program, isang paalala mula sa Pag-asa Feeding Program ng Assisi Development Foundation at Veritas 846. Kapanalig, ngayong Year of the Youth, ating hikayatin at suportahan ang mga kabataan na makiisa sa mga adhikain ng simbahan upang mapalakas ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Suportahan ang kanilang misyon na magtataguyod sa pananampalataya sa Diyos at sa ating lipunan. Ako po si Bishop Jose Elmer I. Mangalinaw mula sa Diocese ng Bayumbong. Makinig sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, at mag-log on sa www.veritas846.ph. Sumayin niyo ang katotohanan. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Good evening mga kasambuhay, mga kapanalig. Ito po si Father Paul Marquez sa Radyo Veritas sa ating pong Sambuhay Bible Interactive sa Veritas. At congratulations sa ating winner sa team ng PYM sa Ina ng Laging Saklolo Parish, Punta Santa Ana, Manila. Ating mga kasama dyan, Father Paul at Father Albert,
Congratulations kay Father Albert na nakatuck in. Kapit lang. Congratulations. Nagaling na mga stylist ninyo. Anyway, papunta tayo po sa ating question last week. Meron po tayong mga winners na nakasagot ng ating question last week. Ang tanong po sa, mula sa Ebanghelyo ni St. John chapter 9, saan pumunta si Jesus nang tangkain siyang batuhin ng mga Hudyo? Nung siya ay tangkaing batuhin ng mga Hudyo, saan siya pumunta? Ang tama pong sagot ay sa kabilang ibayo ng Jordan, kung saan siya bininyagan ni Juan. Doon po. At winners po natin ay nakakuha ng tamang sagot ay si Estela Arriango ng Caipombo, Santa Maria, Bulacan. Congratulations! At si Maria Teresa Taylan ng Pateros. Congratulations! At kung paano po ninyo makukuha ang inyong premyo, intay-intay lang po, kukontakin namin kayo. Nasa amin ang inyong mga telephone numbers. Ito po ang number nyo, 091. Ay, hindi ko ni-announce. Baka kayo ay tawagan ng mga... Ang ating pong telephone numbers dito po sa Radyo Veritas ay 925-793-1239. At ating pong text number ay 0918-837-4827. O kaya po ay 0918-VERITAS. 0918-837-4827. Radyo Veritas 846. And question for the week. Question for the week. Mula sa parokya natin. Mula sa bonus question ngayong gabi sa Ebanghelyo ni John chapter 18 nang ipinako si Jesus sa krus, ano ang tawag niya kay Maria nang ihabilin niya si Maria sa kanyang mahal na alagad? Ano po ang itinawag ni Jesus kay Maria noong ihabilin niya ang kanyang ina sa minamahal niyang alagad? Yan po ang tanong natin, no? At ito po ay makukuha ninyo ang sagot sa John 18 verse 26. Mabuting balita ng Biyernes sa darating na April 19. Siya nga po pala, next week ay wala po kami dito dahil Biyernes, pero kasama po namin kayo in spirit and in heart. At sana po abangan ninyo rin ang mga initiatives ng Sambuhay TV. Panoorin po ninyo sa Facebook and YouTube ang atin pong Via Crucis sa Kawa-Kawa, Legazpi, Albay, mga Bicolano. At lahat po ng mga kababayan natin, iniimbita po namin kayo makiisa sa Via Crucis. Yan po ay pamumunuan ni Father Angelo Paulo Asprer at Father Dindo Porto at Father Domi Guzman. At siyempre po, atin pong bisita iglesia na gagawin naman po sa Naga. Abangan din po ninyo sa linggo. Kasama po ninyo ang inyong abang lingkod. Kita-kita po tayo sa Sambuhay Facebook and YouTube ngayong linggo po. No? I-upload na po yan. At siyempre po, within the week, maaari pong sa Lunes, ang 7 last words ng mga batang pari at deacons ng Society of St. Paul ngayong pong Holy Week. Abangan po ninyo sa social media dahil yan po ina-upload namin para sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at abroad. Question mula po sa ating remote sa parokya ng ina ng laging saklolo, gaano po kahalaga, yun, tama, magtatanong sila, hindi ko sila unahan. Yes, hello, kumusta na kayo dyan? Yes, Father Paul, nagbabalik tayo dito sa parokya ng ina ng laging saklolo dito sa Punta Santa Ana, Maynila. Meron nung katanungan ang isa sa mga ating parokyano dito. Ano ang pangalan at ano ang organization? Ako po si J. Victor Pablo po from the seminarians po ng parokya ng ina ng laging saklolo po. Ah, future father. Opa, okay, ano po. Future father, ano yung katanungan? Ito pong tanong ko po ay related po sa Year of the Youth po. Especially po ngayon pong Year of the Youth, ano po ba yung kahalagahan ng aming participation po naming mga kabataan sa Holy Week activities po na gaganapin po ngayon? Hello! Oo, alam nyo, hindi na mahalaga kung
o ay hindi kami ang nag-e-empower sa mga kabataan, kung hindi ang kabataan ang nag-e-empower sa simbahan. Kung bakit lumalakas ang simbahan, dahil sa inyong mga kabataan. Kaya inaasahan namin ang inyong pakikisangkot, ang inyong pakikiisa sa mga activities ng parokya. No? Marami namang naka-line up na activities. Sana tutukan lamang ninyo yun and be active in your parish activities. Like the Way of the Cross, recollections. No? Okay ba yun, Jay? Okay, Jay. Okay. Matanong nga natin si Jay na napakatangkad, ano? Oh, Eiffel Tower. Mag-PBA ka ba ba ng araw? Hindi, ang tanong ko, ano, mayroon ka bang special role sa parokya ngayong Holy Week? May gagawin ka bang anything sa mga activities? Ikaw ba si Jesus? Opo. Ako po yung gaganap po na Jesus po ngayong daan ng cross po. Ang tangkad ni Jesus. Ayun. Grabe. Siguro yung cross niya yung poste ng ano, Miralco. Okay. Maganda yan. So, ha? Talaga naman, mga kabataan, they bring so much, you know, energy, initiatives sa mga programa ng simbahan. You know, oo naman. Year of the Youth. Okay. At isang paglilinaw nga lang pala bago tayo makalimot, no? Ang atin pong next dadalawin na parish na National Shrine of St. Michael and the Archangels sa San Miguel, Manila ay next Friday po, April 26. Dahil syempre, next week ay Good Friday. So wala po tayong show sa araw na yan. Okay. So, ano masasabi mo sa mga kabataan na nanonood ngayon? Okay? Anything? Ang masasabi ko po sa ano, lalo na po bilang isang seminarista, lalo na po ngayong Holy Week po, huwag po natin kakalimutan syempre po na magdasal. Kasi po yung pagdarasal po, ito po yung nagpapatibay ng ating relasyon sa Diyos. At kapag related daw po tayo kay God, ibig sabihin daw po ay mahal natin si God. Yun po yung maipapayo ko po sa mga kabataan po. Never cease to pray po. Nako, thank you naman. Very much, Jay. Father na yung pananalita niya. No? Imagine mo na lang pag naging ganap na pari na ito. Okay. Mas father pa sa atin. Ang tangkad na yun, hanggang bubong na po siya. Okay, so muli maraming salamat dito sa parokya ng ina ng laging saklolo. Of course, pinamumunuan ito ni Father Richard Babaw, maraming salamat. Maraming salamat, Father. Mainit na pagtanggap sa amin. At syempre sa lahat ng ating mga sumali ngayong gabi, no? Yes. Okay. So, partner, maraming salamat po muli sa inyong mga kapanalig, mga kasambuhay na sumubaybay sa ating programa ngayong gabi. Ako po si Father Paulo Asprer ng Society of St. Paul. At ako naman po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul. Sumayin niyo ang katotohanan, doing all for the gospel. Maraming salamat, Father Angelo Paulo Asprer at Father Albert Garong na nakatakin ngayong gabi. At reminders lang po for Holy Week, kung kayo po ialis, huwag niyong ipapaalam sa kapitbahay. Ipaalam po niyo pala para bantayan, no? So, wag lang kayo maglalagay ng karatula na walang tao dito kasi baka lalong akit ng mga ano akit bahay gang. Na po, para po sa mga mag-outing, alam ko naman na ang ibang tao, ito lang yung panahon nila para makahinga-hinga ng konti mula sa trabaho at sa mga schedule. Pero sana po alamin naman ninyo yung simbahan doon sa lugar na pupuntahan ninyo. At kung talagang walang-wala po, sana makiisa kayo sa mga pagdiriwang through social media o kaya among yourselves, sana magkaroon din kayo ng panahon na manahimik at sama-sama magnilay bilang isang pamilya. At sa Biyernes po, tandaan po natin, ito po yung araw ng fasting and abstinence sa Good Friday. Alay po natin sa Panginoon at sa ating kapwa-tao. Sa 2 Fridays from now, ang susunod po nating remote location ay sa National Shrine of St. Michael the Archangels, dyan po sa San Miguel, Manila, April 26. No? At ngayon po ay samahan ninyo kaming manalangin. Sa mangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, marami pong salamat sa pagkakataong ibinibigay niyo sa amin na sa himpapawid ng programang Bible Interactive dito sa Radyo Veritas.
Nagpapasalamat po kami sa himpilang ito, sampu po ng lahat ng mga naging kabahagi nito sa loob ng 50 taon. Ngayon po nagdiriwang kami ng anibersaryo. Nawa po lahat ang naaabot ng broadcast na ito, inyong pagpalain, lalong-lalo na po ang mga may sakit, ang mga nakatatanda, ang mga nabibigatan sa buhay, lalo na po yung mga walang trabaho at naghahanap pa ng trabaho. Nawa po ang mga pamilyang may alitan ay inyong pagbuklorin, hilumin ang sugat sa kanilang ugnayan at gawin mo po kaming isang bayan na patuloy na naghahangad, sumunod at manalig sa iyo. Nawa po, O Diyos, ingatan mo lahat ng mga nanay at mga tatay ng pamilya na may maging mga maganda silang ehemplo at modelo para sa kanilang mga anak. Ingatan mo rin po ang aming mga kabataan. Malayo po sana sila sa lahat ng bisyo, sa lahat ng masama, at lahat ng disgrasya. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Mga kapanalig, ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. Sumayin nyo ang kapayapaan. Inihando ng Society of St. Paul Philippines Macau at Veritas 846 ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive. Makinig. Ito ang Veritas 846 Kapanalig. Ang